Miro, tawag ni Sander kay Almira. Bunny, tawag naman din ni Joshua sa kanya. Bunny ang tawag nito sa kanya dahil nung minsang nagkakwentuhan sila, nasabi niya ditong favorite niya ang rabbit at pangarap niyang magkaroon ng alagang rabbit. Tapos sinabi nito na bagay naman daw maging pet niya ang rabbit dahil cute daw ito katulad niya. Kaya simula noon, tinawag na siya nitong Bunny. Sir Joshua, Sir Sander, bakit po kayo nandito? Tanong ni Almira sa dalawa, tsaka nagpilit na bumangon. Agad na lumapit sa kanya si Sander at inalalayan siya. Sumunod kami kasi sabi ni Aling Nena, nandito daw si Henry at kasama ka daw. Kaya lang na, paano ka ba? Anong nangyari sa'yo? Tanong nito, saka kinapa ang ulo niya. Oh, masakit po sir. Daing naman ni Almira nang makapa nito ang bukol niya sa ulo. Oh God, dapat madala ka sa ospital. Joshua, umuwi ka kaya sa mansyon, i-drive mo ang kotse ko papunta dito. Kailangan niyang ma-x-ray. Nag-aalalang wika ni Sander. Sige po Kuya Sander, sagot naman ni Joshua saka tumalikod na ito. Huwag na po Sir Sander, Sir Joshua. Okay na po ako. Normal lang po itong bukol ko kasi napuruan po ako nung nahulog na mangga. Pero okay na po talaga ako. Paliwanag naman ni Almira. Pero Bunny, mas okay yata kung magpapacheck up ka pa rin. Sabi naman ni Joshua. Ako Sir Joshua, simpleng bukol lang po ito. Ang mga ganitong bagay ay hindi na pinapadoktor. Lalo na po at mahirap po kami. Sanay po kami sa mga tapal-tapal lang po. Nakangiti niyang wika sa mga ito. Natutuwa siyang malaman na concern ng mga ito sa kanya, na kahit alalay lang naman siya ay hindi kamag-anak o kahit kaibigan ng mga ito ay totoong concern sa kanya, lalo na ang kanyang senyorito. Kitang-kita niya ang matinding pag-aalala nito sa kanya kanina. Ikaw ang bahala, basta sure ha, okay ka lang talaga? Naniniguradong tanong ulit ni Sander. Nakangiting tumango naman si Almira. Manang, may snack po ba tayo? Nagugutom na po ako Nakangiwing sambit naman ni Joshua. Ay, meron po senyorito. May maruya po tayo at kalingking na kamote dyan. Saglit lang po at dadalhin ko ho dito. Sagot naman ng may katandaang babae. Nako, basta talaga sa pagkain tong isang to. Pang-asar ni Sander kay Joshua. Kuya naman hindi po pwedeng nagugutom lang ako. Kakamot-kamot sa ulong sabi naman ni Joshua. Ang cute talagang pagmasda ng dalawa. Mas close pa nga si Joshua kay Sander kesa kay Henry. Si Henry kasi palaging seryoso at mas madalas na mainitin ang ulo. Hindi katulad ni Sander na magaan lang kasama. Talagang sinasabayan nito si Joshua sa mga hilig. Kahit nga siya, sa totoo lang mas magaan ang loob niya dito. Mas madali kasi itong pakisamahan kaysa sa kanyang senyorito Henry. Kain ka rin Miro, tapos singi tayo ng gamot para sa kirot kay Manang. Siguradong mararamdaman mo ang sakit niya mamayang gabi, kaya mas mabuting inuman mo na ng gamot ngayon pa lang. Sabi naman ni Sander sa kanya. Sige po Sir Sander. Sambit muli ni Almira. Matapos nga nilang magmeryenda, uminom siya ng gamot gaya ng sabi ni Sander sa kanya. Buti na lamang may gamot pala talaga sa kubo para daw iyon kung may biglang nagkasakit na trabahador sa farm. Kamusta na Miro? Okay ka na ba? Sorry ha, malis kami kanina kasi nagagalit si Senyorito kapag nandito kami. Napasunod nga lang kami kanina dahil nag-aalala kami sa'yo. Hinging paumanhin ni Betty na kararating lang. Kasunod naman nun si Daisy. Huwag na kayong mag-alala. Okay lang ako. Tsaka pagpasensya nyo na si Senyorito ha. Medyo mainitin talaga ang ulo nun tsaka galit sa mga babae. Sagot pa ni Almira. Ay, alam mo rin na hate ni Senyorito ang mga babae? Oo naman. Nasabi na sa akin ng pinsan kong si Benji. Yun nga lang, di ko namang dahilan. Sagot muli ni Almira. Dahil kay Tita Barbara. Sa kanyang ina at lalong lumala nung niloko siya ng girlfriend niya. Basta mahabang kwento Miro, kahit sino naman siguro ang lumagay sa kalagayan niya, baka ganun din ang gawin. Yun nga lang, malala ang nangyari kay Kuya, talagang parang napraning na siya. Alam mo ba Miro na kahit damit niyan at kwarto ay ayaw ipagalaw sa kahit sinong babae. Kahit pangakayaling nenay,
kaya puro kalalakihan ang kasambahay sa mansyon. Pero ayaw pa rin niya. Buti na nga lang tinanggap kanya kasi alam kong nahihirapan din siya. Hindi kaya biro yung maghapon na siya sa trabaho tapos siya pang maglalaba at maglilinis ng kwarto niya. Mahabang pahayag ni Joshua. Nakaramdam ng pagkahabag si Almira sa kanyang senyorito. Kaya naman pala ito nagkaganon kasi may malalim na dahilan. Akala niya noon, chismis lamang iyong pinagsasabi ni Benji. Ngayon, mismong si Joshua na ang nagsabi kaya naniniwala na siya. Ang hirap kayang lumaki ng walang nanay katulad na lang ng kanyang ina, na ilang taon na din silang iniwan ng kanyang kuya. Batid niyang dinamdam ng husto ng kanyang senyorito ang pag-iwan ng ina nito, kaya nagalit ito sa mga babae. At marahil muling binuksan nito ang puso dahil naramdaman nito ang tunay na pag-ibig, tapos niloko na naman ito. Parang ang sakit lang sa pusong isipin ang gwapo, matipuno, artistahin at ubod ng yaman na kanyang boss ay lulokohin lamang ng kung sinong babae. Ay, kawawa naman po pala si Sir Senorito Henry. Akala po kasi namin kwentong gawa-gawa lang ng kung sino ang tungkol sa kanya. Yun pala naman po ay totoo po pala. Malungkot na pahayag ni Betty. Sana lang may makakuha na ulit ng babaeng tunay na magmamahal kay Senyorito para bumalik na siya sa normal. Yun bang hindi na nito kailangan paalisin ng lahat ng mga kababaihan sa mansyon at maibalik na din sana ang pagkagiliw nito sa amin? Dati kasi, never kami nakaranas ng singhal mula kay Senyorito. Nakakabiruan pa nga namin dati iyan eh, kahit pa medyo matanda siya sa amin. Pero ngayon, palagi na lang kami nabubulyawan. Malungkot na wika naman ni Betty. Pagpasensya niyo na lang si Senyorito, girls. Ngayon, alam niyo na ang buong katotohanan. Kaya dapat mas lawakan niyo pa ang pangunawa niyo. Ako nga, kahit may git isang linggo ko na siyang nakakasama, nakakaya ko pa rin eh. Kahit sa totoo lang, hindi ko makuha ang ugali niya. Pero mas madalas ang kasungitan niya sa akin. Pero kadalasan kong ginagawa, pasok sa isang tenga at labas naman sa isang tenga. Wika niya sa mga ito. Oo naman, Miro. Ganun na lang din naman ang ginagawa namin eh. Tsaka, andyan ka naman eh. Di ba ipagtatanggol mo naman kami kay Senyorito? Para kasing close na kayo eh. Kapag ginawa mo iyon, promise, hindi na ako titingin pa sa iba. Kinikilig na wika ni Daisy. Nasa mid tuloy siya. Umiinom kasi siya ng tubig ng mga oras na iyon. Woo! Ngayon ka palang nagtungo dito, Miro. Mukhang nakabingwit ka na kagad ah. Palatak ni Joshua. Oo nga, akala ko ako lang ang pagkakaguluan dito, pero mukhang di napansin ang dalawang chika babe na ito ang kapugian ko. Kasi nabihag mo na sila. Sana all pogi. Pero aminado naman akong pogi ka. Kung naging babae ka nga lang eh, mas maganda ka pa siguro sa mga artista dito sa atin. Baka nga mukha ka pang Korean actress eh. Palatak naman ni Sander. Parang nais na niyang lumubog sa kanyang kinaupuan ng mga oras na iyon. Pagkaisahan ba naman siya? Pakiramdam niya tuloy, nagbablas siya kasi nanginginit ang kanyang dalawang pisngi at maging ang kanyang tenga. Hindi naman po, sir. Pogi naman po talaga kayong tatlo. Kaya lang mas type po kasi namin ng mga katulad ni Miro. Para kasi siyang Korean, tapos ang bait-bait pa niya. Basta Miro, yung promise mo sa amin ha, isasayaw mo kami bukas ni Betty. Wika naman ni Daisy. Iyang-iya na talaga siya kaya tumango na lamang siya. Oh! Unfair naman yata yan. Baka pwedeng makaranas din na maisayaw ang mga magagandang binibini sa aming harapan. Huwag naman si Miro lang. Palatak ulit ni Sander. Natawa na lamang siya. Nag-iisip siya kung paano niyang may iwasan na maisayaw ang dalawa. Wala pa kasi siyang first dance. At isa pa, pinangako niya sa kanyang sarili na ang lahat ng first time niya ay ipaparanas lamang niya sa isang tao. Iyon bang isang lalaki lang ang pag-aalayan niya ng lahat? First dance, first kiss, first hug, first touch, basta lahat ng first. Kaya lang papaano na ngayon, eh nakauo na siya sa dalawa. Di bali, mag-disco na lang tayo bukas. Sama-sama tayong lima. Mas masaya kaya yun kesa naman kayo lang, no? Si Kuya Henry naman, alam kong KJ yun, kaya puro iwas lang yun bukas. Kaya mag-enjoy na lang tayong lima. Wika naman ni Joshua. Mas mabuti pa nga, so okay na tayo ha, Miro. Isayaw kita bukas. Ani ni Sander. Oh, nako,
Ayoko po, Sir Sander. Baka mapagkamalan pa po tayong bakla. Agad na tanggi naman ni Almira. Oo nga naman, Kuya Sander. Huwag mo na pilitin si Miro. Baka kasi makatikim kang makwelyuhan ka niyan. Nako, kinabahan nga ako. Akala ko hindi lang kwelyo. Akala ko noon susuntukin talaga ako eh. Buti na lang hindi niya tinuloy. Natatawang wika ni Joshua. Ay, pasensya na po, Sir. Ikaw naman po kasi. Basta ayaw ko lang po talaga ng ganun. Piling ko po kasi na-insulto ako. Nahiyang wika naman ni Almira. Buti na lang talaga kinagat ni Joshua ay yung palusot niya noon. Hindi na ito nang ulit pa. Oh, medyo natakot naman ako doon. Okay, okay, hindi ako mangungulit. Basta ba tayong limang partners bukas ha? Wika muli ni Sander. Sige po, mas okay nga po yun, marami tayo. Nakangiting sambit naman ang dalawang si Betty at Daisy. Sir Joshua, pwede po bang magtanong? Naku, curious lang po talaga ako. Wika ni Almira kay Joshua. Go ahead, ano ba yun? Nasaan na po yung girlfriend ni Senyorito? Tanong ni Almira. Ayaw niya sanang mag-usisa, pero hindi talaga niya mapigilan. Kanina pa kasi iyon naglalaro sa kanyang isipan. Ang alam ko, hiwalay na rin sila nung lalaki ngayon na dating best friend ni Kuya na nahuli niyang kasama sa kondo. Pero ngayon wala na akong balita kung nasaan na ngayon ang ex-girlfriend ni Kuya Henry. Tapos yung dating best friend naman niya ay lumipat na ng tirahan pero nagtatrabaho pa rin sa kumpanya na dati nitong pinapasukan. Mahabang wika naman ni Joshua. Ah, kawawa naman pala si Senyorito. Siguro mahal na mahal niya yung ex-girlfriend niya, no? Wika ni Almira dito. Sobra pa sa mahal, Miro. Alam mo bang magpo-propose na sana ng kasal itong si Henry sa babaeng yun? Pero dahil lamang sa pag-aakalang mahirap lang si Henry, inakit nito ang best friend ni Henry. Akala kasi nito iubod yun ng yaman. Alam mo, sa totoo lang, ayaw kasi ni Henry noon na malaman ng ibang tao ang tunay nitong estado sa buhay. Kaya kahit ako nga noong una namin pagkikita eh. Akala ko hindi siya ganito kayaman. Kaya nga nagustuhan ko siyang kaibigan. Dahil hindi siya matapobre at talagang hindi siya nagyayabang na ubod sila ng yaman. Mahabang pahayag din naman ni Sander. Lalo namang nabag siya sa kanyang senyorito. May mga ganoong klase talaga ng babae. Kadalasan ipuro luho sa katawan lang ang malaga. Hindi na nila nakikita ang kahulugan ng tunay na pag-ibig. Kailan pa kayo nagkaroon ng karapatan na pag-usapan ng buhay ko, ha? Galit na boses ng kanyang senyorito na nagpaiktad sa kanila. Mabilis na umis ka po sina Betty at Daisy. Sumunod na lumabas naman ay si Joshua at Sander. Sinanyasan pa siya ni Joshua na lumabas na, pero hindi siya sumunod. Alam niyang dapat siyang humingi ng tawa dito dahil sa maling nagawa. Sorry po, senyorito. Ako po talaga iyong mausisa. Naawa lang po kasi talaga ako. Hindi na niya natapos ang kanyang sasabihin nang bigla siyang daluhungin ni Henry. Mahigpit siya nitong hinawakan sa braso at nanilisik ang matang inilapit ang mukha sa kanya. Unang-una, hindi ko kailangan ng awa mo. At pangalawa, ilagay mo ang sarili mo sa dapat mong kalagyan. Alalahanin mo, alalay lang kita. Kaya umasta kang alalay, hindi yung feeling close ka sa mga amo mo. Galit na wika nito. Halos magtangi sa mga bagang nito sa kamalakas na iwinaksi ang kanyang kamay na hawak nito, sabay talikod. Agad namang nagunahang maglandas ang kanyang luha na pilit sana niyang pinipigilang pumatak. Ilang sandali pang nanatili si Almira sa kama. Hindi talaga niya kinaya ang mga binitawang salita ng kanyang senyorito. Oo, alam niyang mali ang mangialam o mag-ungkat ng nakaraan ng tao. Pero hindi talaga niya inaasahang darating ito at maririnig pa ang usapan nila. Miro, we're going home na, sabi ni Kuya Henry. Wait, umiyak ka ba? Kunot noong tanong ni Joshua. Ah, hindi, ano, kasi napuhuming lang ako, sir. Pagsisinungaling niya. Are you sure? Baka naman may ginawa na naman sa'yo si Kuya. Tanong muli nito. Promise, wala po talaga, sir. Napuhuming lang po ako nung umangin sa labas. Kita nyo naman po ang bintana dito, super laki, kaya ayun. Palusot na lamang ulit ni Almira. Pasaway, seryoso ha? Kasi dapat ako ang kinagalitan niya, hindi ikaw. Kasi ako naman talaga iyong walang preno ang bibig. Wika muli nito.
Nako, si Sir Joshua talaga. Tara na nga po, baka mainip po si Senyorito tapos tuluyan na siyang mabadrip sa akin. Aya niya dito, saka tumayo na. Pasimple din niyang pinahid ang luha. Nauna na siya sa paglabas sa kubo. Nakita niya si Sander at ang kanyang senyorito. Nakasakay na ang mga ito sa kabayo. Naiya naman siyang sa kanyang senyorito pa sumakay, kaya lumapit siya sa kabayo ni Joshua. Oh, sa akin ka sasabay, Miro? Opo, pwede po ba? Nahihiyang tanong ni Almira. Napansin niyang nakatingin sa kanya ang kanyang senyorito, pero matalim ang mga mata nito habang nakatitig sa kanya. Sure, mas gusto ko nga yun eh. Hindi ko pa naranasan sumakay ng kabayo na may kaangkas. Ngayon pa lang, kaya parang mas may thrill. Masayang wika nito. Salamat po, Sir Joshua. Tipid na pasasalamat naman ni Almira. Sakay na, Miro, para makaalis na tayo. O gusto mo, dito ka na sa akin. Wika naman ni Sander. Okay na po ako dito kay Sir Joshua. Tipid naman na sagot muli ni Almira. Saka na siya nagtangkang sumampa sa kabayo, pero di talaga niya kaya. Ilang sandali pa at lumapit sa kanya si Joshua at walang babalang hinawakan siya sa bewang at agad na naiangat siya nito. Nagulat man pero kaagad siyang sumakay sa kabayo. Grabe! Ang gaan mo naman, Miro! Mukhang napabayaan ka yata noong kabataan mo ah! Malnori siyang timbang mo kumpara sa tamang timbang ng mga lalaki. Natatawang wika nito. Napangiti naman siya. Pasensya na po. Mahina po kasi ako noong kumain talaga, kaya ganito lang ang pangangatawan ko. Wika na lang niya. Maya-maya ay akma na itong sasampa sa kabayo, ngunit laking gulat nila nang hilain ito sa damit ng kanyang senyorito na nooy nakababa na pala sa sariling kabayo. Buti na lamang hindi bumaligtad si Joshua sa paghila nito. Mabilis itong umikot at walang sabi-sabing binuwat siya at inilipat sa ibabaw ng kabayo nito. Muntik na siyang mapatili. Buti na lang napigilan pa niya iyon, kung hindi, talagang mabubuking na siya. Matapos niyang umayos, sumampa na rin ito ng kabayo. Tayo na! Seryosong wika nito, saka nagpatiuna ng magpatakbo. Nagtatakang nagkatinginan lang naman ang dalawa, saka sumunod na rin nang makasakay na si Joshua sa kabayo nito. Nagpupuyos naman sa sobrang inis si Henry, dahil sa pagsakay ni Almira sa kabayo ni Joshua, nasamantalang siya ang kasabay nito pagpunta sa farm. Sa bagay, baka nasindak niya ito, pero kasi naman, kahit sino siguro mabubwisit kapag na lamang pinagkikwentuhan siya ng mga ito. Napakaraming maaaring pwedeng maging topic eh, buhay pa niya ang napagdiskitahan ng mga ito. Isa pa, narinig na naman niya ang pangalan ng babaeng halos isumpa niya noon. Alam niyang nakamove on na siya, pero nang marinig niya si Almira, na tila kinaawaan siya. Doon na siya na bad trip ng tuluyan. Feeling niya kasi nanliliit siya. Yun bang amo siya nito? Laging nagsusungit dito na kahit hindi naman niya sinasadya. Tapos malalaman nito na niloko lamang siya ng kanyang ex. Parang napakalaking insulto noon sa kanya. Kaya lang alam niyang nasaktan niya ito kanina. Hindi pa niya nagawang mang-insulto ng kapwa at ipamukha dito kung gaano ito kababa. Pero kay Almira, nagawa niya kanina. Nakokonsensya siya, balak niyang tawagin na ito kanina. Pero si Joshua ang agad na bumalik sa kubo para ayain ito pag uwi. Ngunit hindi niya inaasahan na kay Joshua ito sasakay. Lalo na siyang nanggalaiti nang makita itong parang papel na binuhat ni Joshua. Sa katunayan parang nais niyang manapak kanina. Parang nais niyang bigwasan si Joshua dahil sa sobrang inis. Pero nang makitang sasampa na si Joshua, minabuti na niyang pigilan ito at binuhat si Almira para ilipat sa kanyang kabayo. Hindi pa siya timang para hayaan itong sumakay kasama si Joshua. Lalo na nang maalala niya ang nangyaring kakaiba kanina nang patungo pa lamang sila sa farm. Paano na lamang kung mangyari din iyon sa dalawa? Napailig siya ng ulo, gulong-gulo na siya. Ngayon naman, ang dumi nang pumapasok sa kanyang isipan. Katulad ngayon, ayun na naman ang kakaibang pakiramdam na iyon. May kung anong mainit na bagay ang umahaplos sa kanyang dibdib nang maramdaman ang paghilig ni Almira sa kanyang dibdib at balikat. Iyong mabangong amoy nito na halatang natural na amoy nito
dahil hindi man lang niya ito naamuyan ng kahit na kulon man lang na ginagamit. Ang bango ng buhok nito na bagamat maiksi ay halatang alagang-alaga pa rin ito. Napakalinis nito sa katawan, taliwas sa ibang mga lalaki. Ilang sandali pa at narating na nila ang mansyon. Agad siyang bumaba at inalalayan ito, pero dahil mabagal ito, muli niya itong binuhat. Nakita naman nila Sander at Joshua ang nangyari at muli silang naguluhan sa dalawa. Mabilis na lumapit ang dalawa pagkababa ng mga ito. Ano yan kuya? Aba, iba na yan ah. Panunod yun ni Joshua. Aba dude, kakaiba kayata ngayong trumato ng kapwa mo lalaki ah. Natatawang wika naman ni Sander. Si Almira naman ay tahimik lang pero kapansin-pansin ang bahagyang pagbablush nito. Napaisip tuloy siya. Nagbablush din pala ang mga lalaki. Gago! Nabagalan lang ako sa kanyang kumilos kaya tinulungan ko siyang bumaba. Wika niya sa mga ito. Eh, kamusta naman niyang kaninang ginawa mo? Tanong muli ni Sander. Tingnan mo nga iyang kabayong gamit ni Joshua. Matanda na yan. Tsaka hindi siya sanay sa mabigat na sakay. At isa pa hindi sanay si Joshua na may kaangkas sa kabayo. Kaya dun ko siya isinakay sa akin. Paliwanag niya kahit alam niyang hindi sapat iyon. Ah, oo na nga lang. Nakangising sagot ni Sander. Si Joshua naman ay napakamot sa ulo pero hinawakan si Almira sa kamay at hinila na papasok ng mansyon. Nakasimangot naman siyang nasundan na lang ng tingin ang mga ito. Kain na tayo, Miro. Aya ni Joshua. Hawak-hawak pa rin ito ang kamay ni Almira kaya pasimple naman iyong hinila ni Henry. Mamaya na lang siguro ako, Sir Joshua. Parang gusto ko po munang maligo para naman malinisan ang katawan ko. Napahandusay po kasi ako dun sa may damuhan nung malaglagan ako ng isang kaing na mangga. Tanggi ni Almira dito. Ah, sa bagay. Gusto mo sa pool na lang tayo maligo? Sabay tayong dalawa? Nakangiting aya naman ni Joshua. Sira ka ba? Maliligo ka? Alam mo naman na bungaw ka ng isang kaing na mangga kanina. Gusto mo na bang mamatay? Galit na wika naman ang kanyang senyorito, nanuoy papalapit na sa kanila. Pero imbis na huminto, tumingin lang ito sa kanya na nakakunot ang noo, saka nagpatuloy na sa paglalakad patungo sa silid nito. Anong problema nun? Kunot noong tanong ni Joshua sa kanya. Hindi ko nga rin alam sir eh, pero sa tingin ko po dahil sa narinig niya na pinag-uusapan natin ang buhay niya. Wika ni Almira. Oo, talaga kahit kailan si kuya. Huwag mo na lang siyang pansinin, Miro. Mabait naman yan. Yun nga lang, medyo topakin. Pero alam mo, sa'yo lang yan ganyan. Hindi naman siya ganyan kasungit sa lahat ng kasambahay dito. Lalo na kung lalaking katulad mo. Wala naman siyang magagawa kung pagsungitan siya nito. Minsan naman talaga, puro kapalpakan na lang ang nagagawa niya eh. Katulad na lang kanina, pati nakaraan nito, eh hinalungkat pa niya. Tama naman po siya, Sir Joshua. Naalala ko po na bawal nga po pala talagang maligo. Next time na lang po siguro kapag pwede na. Sige po, mauna na ako. Magpapalit lang po ako ng damit tapos susunod na ako sa hapagkainan. Walang kabuhay-buhay na wika niya, saka nagpatuloy na sa paglalakad. Pumasok na siya sa kanyang silid at agad na ipinagsak ang sariling katawan sa malambot na kama. Pumikit ng mariin, saka naalala ang kayahiyang ginawa niya kanina. Parang nakikita pa niya kung papaanong tumingin sa kanya si Henry. Halata ang pagkagalit sa mata nito. Kung bakit naman kasi umiral ang pagkatsismosa niya, ayan tuloy, parang wala na siyang mukhang iyaharap dito. Ngunit ang isa pang ikinagugulo ng utak niya, bakit ganoon ang naging asta nito nang kay Joshua sana siya makikisakay? Ito pa mismo ang bumuwat sa kanya para ilipat lamang siya sa kabayong dala nito. Galit ito, pero iba ang ramdaman niya habang pauwi sila. Ramdam niya ang mabilis na tibok ng puso nito, saka ang mabigat na paghinga nito. Wala din itong kahit na anong nabanggit, basta pinahilig lang siya nito sa dibdib nito nang pabilisin na nito ang takbo ng kabayo. Feeling nga niya, gentleman ito ng time na iyon, tapos bigla-bigla pang may kasama na sila, iba na naman ang trato nito sa kanya. Ang hirap talagang makuha kung ano ang talagang ugali nito. Nasa ganon siyang pag-iisip nang marinig niya ang mahihinang katok sa kanyang pintuan.
mabilis siyang bumangon sa kama para pagbuksan ang kumakatok. Senyorito, kayo po pala. Kukuha lang ako ng damit. Wika nito. Niluwagan naman niya ang pinto, saka pumasok ito, ngunit agad niyang iniiwas ang paningin dito, dahil nakatapis lamang ito ng tawel at halos konti na lang baba, siguradong magkakasala na naman siya. Nagtungo naman ito sa malaking built-in cabinet at kumuha doon ng damit. Siya naman ay nananatiling nakatayo lang sa may pinto, pero nakaiwas pa rin ang tingin dito. Baka kasi magbihis ito doon, may makita na naman siyang kakaiba. Hindi nga siya nagkamali. Dahil ang tawagin siya nito ay nakabihis na ito. Lumapit siya rito. Kinakabahan nga siya dahil seryoso lang itong nakatingin sa kanya. Kamusta na ang pakaramdam mo? Okay ka na ba? Tanong nito habang nakatingin pa rin sa kanya. Okay na po ako, Sir Senorito. Maraming salamat po. Naiyang wika ni Almira. Sigurado ka ba? Bakit ba kasi ayaw mo magpadala sa ospital? Tanong ni Henry. Wala naman po kasi akong nararamdam ang ibang masakit kundi itong maliit na bukol sa ulo ko. Nautal na sagot niya. Ano? May bukol ka? Patingin nga ako. Wika nito. Masasalamin ang pag-aalala sa mga mata nito, saka mabilis na lumapit sa kanya. Matangkad ito sa kanya kaya wala siyang nagawa nang hawakan nito ang ulo niya para tingnan ang bukol niya doon. Ouch! Daing niya nang hindi sinasadyang mahawakan ito iyon. Sorry. Hinging paumanhin ito, saka naramdaman na lamang niya ang mainit itong hininga sa may parte ng kanyang ulo na may bukol. Nanigas na lamang siya sa kinatatayuan. Hindi kasi niya inaasahang gagawin iyon ng kanyang senyorito. Hinipan ito ang bukol niya. Parang isang himala yata ang nangyari. Inom ka ng gamot mamaya ha, pagkatapos mong kumain. Tanong mo kay Aling Nena kung anong pwedeng inumin mo para dyan sa bukol mo. Wika nito, saka bumitaw na sa kanyang ulo. Tumango naman siya ng bahagya saka tumingin dito. Sa susunod, mag-iingat ka. Masyado mo akong binag-aalala eh. Wika nito, sabay talikod. Siya naman ay nalaki ang mga mata dahil sa narinig niya. Hindi siya makapaniwalang sasabihin iyon ng kanyang senyoritong palagi na lang may sumpong pagdating sa kanya. Hindi pa siya nakakahinga muli nang bigla itong pumihit paharap sa kanya. Bubuksan na kasi nito ang pinto. Tsaka, sorry pala sa mga nasabi ko sa'yo kanina. Walang ano-ano'y sinabi nito na lalo namang nagpalaki sa kanyang mata at napaawang pa ang kanyang bibig. Matapos nitong sabihin iyon, mabilis na itong lumabas ng pinto. Siya naman na ilang segundo pa bago nakabawi. OMG! 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 Seryoso ba? As in, sinabi niya yun? Nag-aalala siya? Nag-aalala siya? At nagsusorry siya sa akin? Oh my God! Parang timang na tanong niya sa sarili. Tinuro pa niya ang sarili saka tumili ng pagkalakas at halos magkulay kamatis na ang pisngi nito dahil sa pagbablush. Mabilis pang bumalik sa kama at doon parang batang nagtatalon habang paulit-ulit na sinasabi. OMG! OMG! Kinikilig ako!